Hello, good morning po sa lahat. And once again, this is me, Robert. Meron po tayong gagawin na video ngayon. Kakaiba ito konti. Magre-react tayo sa kanyang video na kung saan is... Ang title is Five Signs na kung saan ay friend mo ay nagne-networking na. Yun. Kailan ba tayo dyan, mga brad? So, yun, magsisimula na tayo. Nahuli sa magkahiwalay na operasyon ang anim na opisyal ng One Lightning Corporation, isang networking company. Ito ay matapos silang kasuhan ng syndicated estafa ng mga biktima ng umano'y natangayan ng halos 70 milyong piso. Teka. Di ba ito yung recruit? Ito yung magbebenta ka ng sabon, tapos magre-recruit ka ng mga tao, tapos bubukay ng parang pyramid. Ito yun, di ba? Pyramid scam to eh. Alam ko to eh. Na-invite na ako dito dati, kainan daw eh, pero wala namang pagkain. Saka sa isang company, na-invite din ako dito, inuman daw. Pero puro sabon yung nakita ko. Ito ba yun? Yun, intro mga brad, intro. So yun po, no? Pag-uusapan natin mga kaibigan sa araw na to, no? I am very infamous for having, you know, bad reputation. Redundant na tayo, infamous na bad reputation. Walang iba mga kaibigan kundi ang multi-level marketing o mas kilala sa tawag na networking. Boy, naalala mo, networking days. Power! Power. At ang muna natin pag-uusapan mga kaibigan, eh kung paano mo malalaman, no, na ang tropa mo, ang best friend mo, ang pinakamatalik mong kaibigan, ang long lost friend mo, ang kapamilya mo, ay membro na ng isang networking company. Power! Sign number one, mga kaibigan. Isa sa sinyalis, mga kaibigan, na networker ang kaibigan mo, kung out of the fucking nowhere, ibigla kanyang kinamusta sa chat box. At ang malapit, mga kaibigan, siya yung tipo ng kaibigan na never mo naging close, never mo naging kahit na ano. Alam mo yung kakilala mo lang, pero out of the fucking nowhere, kakamustahin ka, tatanungin anong trabaho mo, saan ka nakatira, anong hobbies mo, anong pinagkakitaan mo. Alam mo yung mga ganon? Ito yung mga pasimpleng paraan nila mga kaibigan para kunin yung loob mo, no? At daan-daan ka nilang ilipat sa mundo nila. Kung sinasabi mga kaibigan na pag kinumusta ka ng dati mong kaibigan, networker na siya. Ang sinasabi ko mga kaibigan, pag kinumusta ka ng dati mong kaibigan, malaki ang chance ha, na networker na siya. Sign number two. Ito yung kaibigan mo mga kaibigan na walang ginawa kundi ayahin kang lumabas, no? At every time na tumatangi ka, kinabukasan, aayahin ka ulit niyang lumabas. At ito ang malapit. Ito ang pampang-akit niya, no? Itong salita na to, libre kita, bitch. The moment na mag-effort kang pumunta, no? Kung nasaan lugar man siya, sisiguraduhin ko sa'yo, malaki ang tsansa na ang inilibre niya sa'yo ay sabon at tulak. Maaaring totoo naman mga kaibigan na inilibre kang pagkain, pero bago kayo dumating sa part na yon, sisiguraduhin ko sa'yo meron kang dadaan ng proseso. No? Kung a-attend ka muna ng orientation, no? Tapos papakita ka ng sabon, pera, cheque, at kung ano-ano pa, lahat yung mararamdaman mo bago kayo umabot sa point na inilibre ka. No? Pero ang masakit mga kaibigan, yung inaya ka na, inanok ka na ng networking na ayaw mo. Ang malupit, nung hindi mo nagustuhan, inayaan ka na, hindi ka pa nilibre sa pagkain na ipinangako sa'yo. Nga, power! Sign number three is the part-time job. Isa sa mga sinyalis na networking yan, mga kaibigan, pag nag-aalok siya ng part-time job ng alas 4 ng madaling araw, no? Puta, sinong matinong tao, no, ang mag-aalok ng part-time job ng alas 4, alas 3, alas 2 ng madaling araw? Wala akong ganon, bukod sa networking, no? Saka, shabu, pwede. Diyan ang mapasok mga kaibigan yung sisilawin kasama lang yung kitaan. Which is totoo. Hindi ko sinasabing hindi totoo. Totoo, ha? Totoo. Sa networking company ang kumikita ng malaki, merong hindi kumikita, merong sakto lang. Alam niyo kung bakit? Parang sa eskwelahan lang mga kaibigan, hindi lahat ng pumapasok sa school, pumapasa. Nakadepende yan sa mag-aaral. Ganon din sa networking mga kaibigan. Same principle lang. Number four mga kaibigan is yung straight to the point. Ito yung mga gusto kong klase ng kausap ng tao. No? Ito yung mga pag nag-alok, diretsahan.
diretsa siya in a way na hindi diretso. Pero parang doon papunta. Gets mo? Pag sinimulan ka, tanungin ng salitang open-minded ka ba? 100% networking yan. Ito sinasabi mga kaibigan para sirain pa yung masama ng reputasyon ng networking sa Pilipinas. Dahil nga sa pyramiding na yung nabalita nung nakaraan na one lightning, pangalan pa lang parang bibilis talaga magtakbo ng pera na ba kayo, no? One lightning corporation. Nasabi ko lang ito mga kaibigan para just in case na meron kang senyales na ang kaibigan mo niyaya ka sa ganito, diretsuhin mo na. No? Wala nang paligoy-ligoy para hindi sumama yung loob mo na mamaya na-expect ka palang pagkain. Puta, pagdating mo doon, puro sabon. Power! No? Power! At ang sign number 5, mga kaibigan, no? Walang iba. Ito, mapapansin nyo ito, 100% sure. No? Ito, mga kaibigan, yung Facebook friends mo, na all of a sudden, puro motivational quotes ang sinisero. Puro sports ka lang ina-upload at puro pera ang nakikita mo, no? Na pinupost nilang hawak nila. Chances are, mga kaibigan, na networker na sila. Sa mga nagtatanong kung totoong may mayaman sa networking, pero no, totoo yun. Marami akong kilala, no? Pwede akong magbanggit ng pangalan dito kaso baka ayaw nila. At yun nga mga kaibigan, sa totoo lang, naging part ako ng networking company. No? Naging part siya ng isang networking company. Ayoko na sana iabang tunis eh. Sabihin ko pa ba? Ha? Networking din ako mga kaibigan, pero tumigil ako at some point dahil na-burnout ako. Pero nagkaroon din ako ng four wheels dito. No? Totoo lang, maaaring hindi niyo ako nakikita ang ginagamit ko. Dahil hindi ko na ako kasi pinapakita talaga. Dahil ayaw na ayaw ko yung nagyayabang lalo sa internet. No? Kaya hindi ko ginagawa yun. Pero total, napag-uusapan na rin lang naman natin. No? Eh bakit hindi pa natin... Tuloy. Bakit ko ngayon pinakita? Simple lang kasi mostly po or kadalasan sa mga network marketer eh ganun na ganun talaga ang ginagawa nila. So, kailangan dapat na tayong ma-aware sa mga ginagawa natin na kung minsan is mali sa paningin ng ibang tao. Hindi niya sinira ang network marketing, ha. So, take note, hindi niya sinira. Kundi parang may point din siya na hindi lahat ng mga nagne-networking ay magiging successful. At hindi rin lahat ay parang ganun, no? Kasi at nirely niya din ito, no, sa school. Kasi hindi naman lahat ng mga umaral or pumunta ng school is nakapasa. So, same principle din, sabi niya. So, yun lang. Sana is may nakuha kayong leksyon, no? Huwag lang kayong ma-discourage if ever na merong magsasabi sa inyo na parang ganun ng mga videos or parang negative feedback para sa inyo, huwag kayong ma-discourage na gawin nating motivation ito para ituloy-tuloy natin ang mga ginagawa natin. So yun, once again, this is me, Robert, no? Sana nag-enjoy ka sa video.